Angelica Reyes, 25 years old, mula sa barangay Masagana. Siya si Angie, nang nangungunang primetime action series ng GMA Public Affairs, ang Black Rider. Kung si Elias ang blessing, buong puso ko pong tatanggapin. Ano ka mo? May gusto sabihin si Elias na ginagampanan ni Ruru Madrid. Brother, walang pasusin ng babae. At kontrabida naman sa buhay ni Bane na siya si Pressman. Sorry ka na lang, hindi ka naman nanalo. Pero kung walang taping, hindi hopya o palaasa lang na mapansin ang kanyang kursunada at lalong di rin siya kontrabida. Let's go. Ang totoo, siya ang leading lady ng sarili niyang hit na negosyo. Artista na negosyante pa. Yan ang role sa tunay na buhay ni Mariel Pamintuan. Lights, camera, action! Para kang isang karinderya na bukas sa lahat ng gustong kumain. Ang pera natin hindi basta-basta nauubos. Pero ang pasensya ko, onting-onti na lang! Cut! Pack up muna sa aktingan. Dito naman tayo sa usapang pagkakaperahan. Hello, I'm Mariel Pamintuan, 26 years old. Ang business ko po ay cake business. Online siya, Sweet Home Cupcakes. Ang bumibidang negosyo ni Mariel, fondant cakes at cupcakes, na siya mismo ang gumagawa. Pagka-graduate ko, hindi ko po kasi alam kung anong career ang ite-take ko dahil hindi pa ako decided kung babalik ba ako ng showbiz. So may friend na nag-invite sa akin na magawa siya ng mga cupcake toppers. Eh mahilig ako sa arts. Trinay ko. Nagustuhan ko siya. Sabi ko gusto kong gumawa ng sarili kong ganito. 3 buwan munang naging cake decorator si Mariel hanggang lakas loob na nagdesisyong magtayo ng sariling negosyo noong 2020. Ang capital ko was 20K nung nag-start po ako. And bumili lang ako ng small oven. Hanggang ngayon yun pa rin yung gamit ko. Hands-on at all-around daw si Mariel sa negosyo. Di siya pa extra-extra lang. Nung una ako lang yung gumagawa. And then nung lumalakas na siya, ang dami nang umu-order, sabi ko kailangan ko na ng help. Yun, sakto, pandemic nun Ang parents ko kasi, may business sila pero physical store. Lockdown. So, bawal lahat magtinda. So, yun lang yung naging main source of income namin at that time. So ngayon gagawa tayo ng moist chocolate fudge cupcakes for 2 dozens. Sa 2 cups ng harina, kakailanganin ng 1 cup ng tsokolate. Saka ihahalo ang mga wet ingredients. Sunod naman ang mga pampalasa at pampaalsa. Gumamit ng hand mixer para masigurong mahalong mabuti ang mixture. At saka ibe-bake sa loob ng kalahating oras. Kapag luto na ang base ng cupcake, pwede nang gawin ng fondant na gagamitin para sa design. Nakaka-curious! Mariel, bikini man! Ituro mo naman sa akin kung paano mag-design ng cupcake. Okay, mga kapuso, kasama natin si Mariel. Wow, napakagandang bata naman ito. Tuturuan na niya tayo dahil ito ang kanyang business. Business mo to? Opo. Ilan taong ka nang mag-business nito? 3 years na po. Kala ko 3 years old ka nung nagsimula. So, gagawa tayo nitong angel na design. Tutuhan ko po kayo. Sige, ako best effort lang to, ha? Ayan. Grabe na parang ano naman pala, nakakalibang din naman pala yung parang mga ganito. Parang naglalaro lang po. Yung, oo, medyo magiging ano ka talaga dito, yung creative, no? Gagamitan mo kasi ng imagination. So, lagay ko na. Apo. Ayan, so tapos yung braso natin, hair naman. Mm-mm. Parang sobrang kapal po. Hindi, makapal talaga buhok niya. Pinananak siya, makapal na. Tapos lagyan niyo po ng mga strands. Ganyan. Apo. Yun. Mukhang dahon. Yes! Laki ng ilong. Runny nose ba? Galing sa sakit. Ayan, ang ganda. Ang galing, di ba? Sabi ko sa iyo hindi ko lang siya masyado ginagalingan Good take kaya ito kay Mariel o baka ma-pack up ako sa gawa ko? Huwag kang maano, huwag kang matakot, ano. Hindi naman ako nagagalit. Honestly, bigyan mo ako ng rating dito sa ginawa natin. Ayan. Yung honest po. Abangan! Nagsimula sa cupcake, kinalauna na'y gumawa na rin siya ng fondant cakes dahil
malaki raw ang market nito. Sa isang araw, kaya naming tumanggap up to 6 cakes. During the pandemic, kung araw-araw kang tatanggap, maabot din ng 6 digits sa isang buwan. Malaki raw ang naitulong ng kanyang cake business sa kanyang pamilya. Nakaipon kami na pa-renovate namin tong house namin. Dati, 1-bedroom lang to. Tapos ngayon, meron na siyang 4 bedrooms. And then meron na akong working station. Pero sa kasagsagan ng pagnegosyo, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumubok sa kanila. Sabi ko, gusto ko na rin mag-artista para hindi na napapagod ang mama. Kasi nagka-cancer siya, stage 3A breast cancer. Ba, everyday kaming tumatanggap ng mga orders. And kami-kami lang ng kapatid ko, ng ate ko. So, it took a toll on her health. Bakit pa kayo titingin sa iba? Kung nasa harapan nyo na ang tunay na sagana, saganda ha? Matapos ang ilang taon na pananahimik sa showbiz, humataw muli ang acting career ni Mariel. So, trinay-try ko and then nakapasok uli ako sa GMA Sparkle. So, ayun, nag-aartista na uli ako and nag-lilo na ako sa business. Actually, mas gusto ko talaga yung pag-arte kasi yun yung first love ko. But then again, ang showbiz, walang kasiguraduhan. So, dapat may backup plan ka. Kaya rin ako nagnegosyo. Bata pa lang nang pumasok sa showbiz si Mariel. Nag-start po ako 3 years old pa lang sa mga contest, sa commercials, and then eventually lumabas na ako sa mga movie, teleserye, pero mga small roles lang. Pero nung 9 years old ako, yun yung major role kong nakuha. And then nagtuloy-tuloy na hanggang sa first year college, huminto na ako to pursue my studies. Ngayong nakabalik na si Mariel, pinagsasabay niya ang pag-aartista at pagnenegosyo. In between taping, tumatanggap pa rin ako ng mga orders and limited na lang pero kaya naman. Eto na! Cupcake reveal na. Good take na ba? O kailangan pa ng maraming workshop? Eto na yung pinaka-exciting part. Pinaka-exciting part. Huwag kang maano, huwag kang matakot. Ano. Hindi naman ako nagagalit. Honestly, bigyan mo ako ng rating dito sa ginawa natin. Yan. Yung honest po? Huwag kang matakot. Okay lang ako. 7 po. Para ano? Kapuso. Hindi kasi hindi pantay yung braso, mami. Ang laki mo ng isang braso. Hindi alam ko bakit. Nakagat lang lang. Pati yung ilong. Tapos ka may sipon ba? Ano yung weather? Pero maganda. Maganda yung wings. Maganda tsaka yung hair. O, sige, ano pa? Pati yung star. Oy, nagpag yun, ha? Hindi ako nang 7 yun, ha? Marami pang pangarap si Mariel para sa kanyang negosyo. Siguro gusto kong magkaroon ng talagang cake shop na talagang yung sarili kong working station. Mahirap kasi pag home-based eh. Tapos doon na rin nila ipipick up. Tapos meron na akong mga employees. Para kay Mariel, ang pagnenegosyo katulad din ng pag-aartista, kailangan ng mahabang pasensya at disiplina. Dapat matyaga ka, matibay ang loob mo, and fight lang ng fight pagka gusto mo yung ginagawa mo. And I thank you! Hindi katulad ng mga teleserye at pelikula, hindi scripted ang pagnenegosyo. Hindi pa alam ang mga susunod na ganap, kikita ba o malunugi. Pero katulad ng bida, dapat laging lumalaban. Para sa huli, tiyak na makakamit ang happy ending.